my goal. So kapag pinindot ko tong TNT, sasabog yung area na to? Binasic! Yan! Ganun lang pala eh! Ano to? Kamusta, kabarkada? Tayo'y nagbabalik sa Pet Simulator 99 at ito po ay episode 2. At syempre, andito po tayo nagbabalik para mag-grind sa laro na to. At kung mapapansin ninyo naman po, nakuha ko na po yung mga rewards dito sa may Gedli. At actually, iniisip ko kung bibili ako ng VIP. Pero, wag muna kasi ang kailangan muna nating gawin ay syempre, tapusin yung mapa ng Pet Simulator 99 kasi gusto ko makita kung ano meron sa may dulo. At actually, meron nga palang shortcut dito. Ay, hindi ko pa pala nabibili itong top damage. Top damage! Ibig sabihin, pwede kong itap yung... What? Ngayon ko lang nalaman na pwede mong itap yung mga breakables! Pero anyways, bilhin na po natin ang susunod na area at bilhin na rin natin itong magnet upgrade. Yan! So feeling ko yung areas dito sa Pet Simulator 99 ay 99. So ibig sabihin, kailangan natin i-unlock lahat ng area. At actually, akala ko dati yung mga itlog na naka-display dito ay hanggang 99 lang. Yun pala hanggang 105 siya. So dito na tayo magbubukas sa pang 22 na itlog at pwede tayong bumili ng 5 at ang ibibigay sa atin ay 2 cobra, 3 enchanted deer. So gusto kong makuha tong ano to ba? Fairy ba to? So try ulit natin bumili pa ng 5 at hindi ako binigyan ng fairy. At maalala ko, mas maganda nga pala kung gagawin na natin yung mga quest natin dito para tumaas na yung rango natin. Okay, kailangan natin mag-break ng safe, kailangan ng presents. Ngayon naman, break 25 diamond breakables. San ba nakakakita naman? Ay, to, meron ditong isa. So, counted na to siguro. So, kapag sinira natin to, ba't hindi nadagdagan? Nadagdagan ba? Hindi ako sure. So, kapag sinira ko to, hindi naman technically diamond yan, di ba? So, itong crates ba? Counted ba to? Hindi ata. Oh, yun, counted. Basta may diamond. Ito, to. Counted? Counted ba yun? Basta may diamond? Hindi niya na-count. Oh! Meron tayong pet signature! So, ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng mag-rat-rat ng pirma. Meron na lang tayong limited na pirma. Oh! Pero maraming YouTuber ang gumagamit ng signature, isi-signature nila yung huge, tapos ibebenta nila, tapos yung bibili rin silang bago, tapos pipirma, tapos bibenta. Parang ganun yung ginagawa nila para magkaroon sila ng maraming gems. At actually, kung makapansin yun, hindi ko po ginagawa yun, mga kabarkada. Pero dito sa Pet Simulator 99, limited na yung mga signature ng YouTuber, which is good. Pero ang maganda dun, bago ko ilipat itong mga pets na to dito sa Pet Simulator 99, halos lahat dito may pirma na po. O, di ba? Makapansin nyo naman, may pirma lahat. Yan, so nakatipid tayo. So pwede na natin i-claim tong gift bag. Okay, anong binigay sa atin? Hindi ko alam kung ano yung binigay, pero i-claim natin tong diamond bag, lucky potion, top power, at damage potion naman yung susunod. Complete the classic OB, hatch 30 of your best eggs, and break 25 diamond breakables. Ah, madali lang yan. So pwede ko nang bilhin tong panibagong area. At ang maganda dito sa Pet Simulator 99 ay mas marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-upgrade ng potions, pwede mong palevelin yung mga pets mo, pwede ka pang maglaro ng mga minigames tulad ng OB. Ayan, kung makikita nyo, meron tayo dyan jungle OB sa may gilid. So, ang dami mong pwedeng gawin sa laro na to na hindi mo nagagawa dati sa Pet Simulator X. Oh my goodness! Sana talaga mag-update si Presto ng mga magagandang update sa laro na to. At syempre, laruin nyo na rin to, mga kabarkada, para habang maaga pa ay makakapag-grind na kayo. So, marami din tayo nakuhang enchants. Ito naman, nagbibigay ng 80% na coins. Ito naman, 25% faster and attacking 40% quicker. Happy Pets! Ooh! Okay, dyan tayo sa... Diba ang pangalan dapat ng Pet Simulator 99 ay Happy Pet Game? Bakit naging Pet Simulator 99? So, merong upgrade dito, pet damage. So, bilhin na rin natin yan. Marami naman tayong gems. At speaking of madaming gems, oo nga pala, wait muna, pause muna tayo dyan. Balik tayo sa may pinaka-umpisa dahil pwede na ulit tayong magdagdag ng mga pets na pwedeng i-equip. So, kapag pumunta tayo dito, dagdag natin yan, dagdag natin to, at idagdag natin yan, at 10 na ang pwede nating ilagay sa ating malupitang arsenal. So, pwede na natin ma-unlock ang susunod na area. At dito sa area na to, meron tayong merchant! Ooh! Hasty flag. Place in an area to supercharge pets last 5 minutes? What? Ganito yung sa may Bee Swarm Simulator, man. Oh my goodness. So, ibig sabihin, ang dami pala natin pwedeng gamitin. Squeaky toy. Reward your pets. Deal damage 25% faster for 10 minutes. Oh my goodness. So, bukod sa potion, meron ka pa mga items na makakatulong palalo. Oh my goodness. So, kapag pinindot ko tong TNT, sasabog yung area na to? Oh my goodness. Ito na.
andito na ulit ang pinakamagandang feature noong Pet Simulator X at ito po yung daycare, men. Daycare! At maaari tayong makakuha ng bag of coins, makakuha tayo ng bag of diamonds at marami pang iba. Ooh, lucky level 10. Ah, ganun pala yun. Ito ang pinaka-the best, yung mga malalaking chest na pwede mong sirain. Oh my goodness, let's go! At hindi mo na ngayon kailangan ng auto-clicker kasi automatic nang umakatay itong mga pets na ito, men. At pansin ko, susunod na area ay lalanguin natin, men. Oh my goodness, yan ang maganda! Gumagawa ng mga ganitong klase ng feature, men. Oh my goodness, ang ganda niyan. Actually, dapat pala nagfo-focus ako sa pag-rank up kasi technically, mas marami tayong magagawa kapag nagpa-rank up muna ako tsaka ako nag-grind. Kasi mas marami akong ma-equip na pet, mas marami akong ma-hatch na itlog at the same time. Tapos, marami pang iba. So, kailangan ko muna siguro magpa-rank up. Pero syempre, bago tayo magpa-rank up, bili muna tayo na mas malalakas pa ng mga alaga. Oh, diba? So, pwede na tayo mag-claim ng bag of diamonds. Yan. Actually, mas gusto ko yung ganitong klase ng pag-rank up kaysa yung parang nagbe-break ka lang ng mga breakables dyan. Tapos tumataas na yung XP ng rank mo. Mas gusto ko to kasi meron ka talagang ginagawa. So, technically, mas nakaka-enjoy siyang gawin. So, marami din nagko-comment sa inyo na magbukas ako ng Dragon Eggs. Sa susunod na yan, sa mga susunod na episodes, huwag kayong mag-alala. Bibili ako ng Dragon Egg. Magano tayo niya mag-binge hatch. Pero ang gusto ko munang bilhin sa ngayon ay itong VIP. Kasi alam nyo naman, kapag nagugustuhan ko yung laro, gusto ko, bibili ka agad ako ng VIP bilang suporta sa laro na ginawa nila. At dahil maganda ang laro na Pet Simulator 99, bibili tayo ng VIP. Walang problema. Oh! Binigyan ako ng Axolotl Hoverboard tsaka ng VIP Boost. Oh! Actually, meron na akong ganyan dati. Pero itong Axolotl Hoverboard, wala pa ata ako nito sa Pet Sim na original o yung Pet Simulator X. At sa pagkakaalam ko, pwede na natin ma-access yung area na ito at puro diamond breakables pala dito. Okay, kunin natin itong VIP rewards at dito muna tayo para matapos natin itong malupitang break 25 diamond breakables. So, basic, inizihan, binasic mga kaibigan. Okay, nakakuha tayo ng magnet flag. Ano itong basic coin jar na ito? Sirain mo ito. Sirain nyo ito, sirain. Sirain. Ano ito? Bakit napupuno siya? Ah, kailangan ko muna siya punuin ng coins. Oh, ayun nga. Ito nga yung break 70 breakables in best area. Ibig sabihin yung area na may pinaka nabuksan mo. Pala ang ibig sabihin nun. So, isa sa mga kailangan nating gawin ay matapos itong Jungle OB. Aba, pakalupit naman ng mga palaro ni Preston. Ito ang gusto ko, Preston. Nakaka-enjoy. Naglalagay kayo ng mga bago sa laro nyo. Oh, ano yun? Danger, falling rocks, take cover. Oh my goodness. Bilis, 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 bilis. Saan pwede magtago? Ah! Dito, dito, tagoan. Okay. No, no, no. May isa na naman, may isa na naman. Saan ako pwede magtago? Saan? Dito, dito, dito. No! Saan yung pwede magtago dito? May tataguan ba tayo dito? Parang wala naman tayong tataguan dito. Wala ata tayong tataguan dito! Saan pwede magtago? Alam ko naman saan magtatago. Kahit saan naman ata, as long as meron kang gilid. Dito tayo? O yan, dito tayo? Alright, dito naman. Easy. Binasic. Yan! Ganun lang pala eh. Ano to? Masakit yan. Tuli na po ako. Tuli na po ako. Pagka nahiwa ka dito, talon ka na kagad dun. Rekta na. Ilog din naman yan. 58 seconds. Anong seconds ninyo? Comment nyo dyan sa baba. Ito na mga kaibigan. Magra-rank. Number 3 na po tayo. Oh my goodness. Ibig sabihin, pwede na tayo magdagdag ng ating mga pets na pwedeng i-equip. You know, 16 agad ang pwedeng madagdag. Okay, ano na susunod? Yung itlog. Asan yung itlog? Ito, yung egg machine. Yung egg machine. Yung egg machine. Ano pwede? Ilan? Ilan? Oh, dalawa. Dagdag dalawa. Bali, pito na yung pwede kong buksan. Yan ang gusto ko. Yan ang maganda. Ayan na. One platinum coin is equal to 1 million gold bars. Oh, pero bakit ang laki ng ano icon? So kung napansin nyo, pwede na po ako mag-equip pa ng isa pang enchant at makakapag-equip ulit ako kapag nag-rank 5 na. Tapos 8,000, 11,000. Ito nasa baba. Feeling ko Robux na to. Ayan, Robux na nga siya. 400. Grabe naman yan. Grabe pala yung laro na to. Hindi mo siya may speedrun. Medyo may hirap-hirap din pala itong i-grind. Oh my goodness. Aabutin ka talaga ng ilang oras dito para lang magawa itong laro na to, men. So kung napansin ninyo naman po, eh nag-hatch
na naman po ako ng panibagong mga itlog para magkaroon tayo ng mas malakas na mga alaga. So kanina pa po ako nag-grind mga kabarkada at nakaabot na po ako dito sa may Golden Angel Statue. Rebirth 1. Teleport travel anywhere by portable canyon, castle key, strength, pets are 75% stronger permanently, rewards a bunch of rewards. So ibig sabihin, ang Rebirth 1 magre-reset ang ating coins at areas pero makikip natin yung iba. Magkakaroon tayo ng teleport, ng access sa trading plaza, 75% stronger pets, at mga rewards. So dapat ba ako mag-rebirth na? O wag muna? Try ko muna siguro puntahan yung ibang lugar. Kasi technically, wala naman ata itong hinihinging requirement. So ibig sabihin, pwede ko muna i-check yung ibang mga lugar bago ako mag-rebirth. Try natin buksan to kasi kung mapapansin nyo, napakadami ko na pong pera mga kabarkada. So kunin ulit natin yan. So meron tayong chance ang makakuha ng Poseidon Corgi na huge kapag naglaro tayo dito. Ooh, okay. So pwede pa natin bilhin tong area na to. Tapos meron na ditong fuse pets. Ooh, meron na tayong fuse. Oh, pwede tayo mag-fuse ng marami. Wait lang. Huwag natin isama yung mga malalakas na pet, yung mga mahihina lang. Siguro simulan natin sa may pinaka maliit. Basta maglagay lang tayo ng maraming pets, technically random pa rin yung makukuha natin. So, try natin ilagay lahat ng mga pets na mahihina. Or baka may pattern to na pwede nating sundan. Pero siguro sa susunod na yun, sa ngayon hindi ko pa naman kailangan ng pattern. So, try natin mag-fuse! So, ayun ang mangyari. Nakakuha tayo ng golden jellyfish. Okay, mahina to. So, try natin mag-fuse pa ulit. Try natin mag-fuse ng mga ito. Sama na natin yung shark. So, kapag in-okay ko to, at nakakuha tayo ng Poseidon Dog. Ooh, na merong 1,600 damage. Pero mas malakas pa rin yung Midnight Axolotl natin. Okay, na-unlock ko na yung susunod na area. So, walang laman dito. So, unlock din natin itong susunod na area. At wala ring laman to maliban dito sa chance for huge fossil dragon. Ooh, so makakakuha ka ng mga huge pets sa paglalaro lang ng mga minigames. Ano? So, yung susunod na kailangan natin na coins ay 100 silver or platinum coins. At dito sa May Area 31, matatagpuan ang Rainbow Machine ata. Tama ba ako? Rainbow Machine ba ito? Ay, Rainbow Machine nga! Oh my goodness! So, mas maganda siguro kung mag-rebirth na lang muna tayo. Total, medyo mahirap-hirap din kunin itong 100 silver coins na to. At medyo malayo-layo na tayo. So, nakakatamad. Bye-byein yung lahat ng mapa. Mas maganda siguro kung meron tayong teleport. So, try natin mag-rebirth! Ayan na! Lumipad! Nakapag-rebirth na tayo for the very first time. Meron na tayong teleport, 75% additional strength, castle key, at maraming rewards. Ano yung mga rewards na yan? Okay, nakakuha tayo ng mga comment, TNT, at TNT crate. Yum, very nice, very nice. Pero syempre, as usual, kailangan ko na naman habulin yung nawala sa atin na areas. Oh my goodness. Ang maganda, hindi nawawala yung mga upgrades na to. Sadyang coins lang talaga, tsaka areas lang yung nawala. So pwede na rin, imbis na maglagay si Presto ng hardcore mode, ang ginawa niya, naglagay siya ng rebirth mode. So, pwede na tayo mag-teleport sa castle. So, pwede na rin tayo mag-teleport sa colorful forest. At nakikita dito sa baba, yung mga nandun sa lugar na yun. So, meron tayo dito free items, machine, meron tayong machine dito. So, kapag pumunta tayo dito sa may green forest, yung machine na tinutukoy niya ay itong pets equipped. O, diba? Free to play! Free to play ang inyong malupitang teleport. Walang iba. At speaking of free to play, kailangan na natin bumili ulit dito para mas marami tayong pet na ma-equip. Oh, ibig sabihin pwede na tayo mag-equip ng 32. Oh my goodness! 32 pets ang pwede na natin i-equip. Wow, ang dami ko ng pets na naka-equip. What? Ang dami na, men. Oh my goodness. Very basic na lang ito. Makakahabol ka agad tayo nito. Buti na lang talaga nag-rebirth ka agad tayo para meron tayong teleport button. At syempre, pwede rin tayong bumili ng additional egg hatch. So, plus 2 lang yung nabili ko kasi wala na akong gems. So, kailangan pa natin magparami ng gems. Siguro mamaya magpa-farm ako. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pag-unlock ng mga areas at pagtapos nitong mga quest na to. So, kailangan kong gumamit ng mga potions. Kailangan kong mag-earn ng diamond, mag-collect ng enchant at mag-break ng mini chest. Very basic. So, it's a brand new day mga kabarkada at ilang oras na po ako nag-grind dito sa Pet Simulator 99 at kung mapapansin ninyo naman po sa ating Gedli, meron na po akong 7,000 platinum bar kasi nag-AFK po ako dito sa may area na to dahil hindi ko pa po na-unlock ang area 50. Oh my goodness! At eto na po
ang Area 50. At syempre, andito ang ating tropa na si Meet the Reaper, nag-AFK din. Pero syempre, pwede na tayong mag-rebirth ulit. Oh my goodness. Ma-unlock na natin ang clans. Join clans and earn clan rewards. Ibig sabihin, pwede ko kayo isali sa clan ko? Magkakaroon tayo ng mas malalakas pang mga alaga at magkakaroon tayo ng mga rewards at maaari tayo makakuha ng mga huge pets. So all this time, hindi pa pala tayo pwede makakuha ng huge pets. So parang ano ang ginagawa dito? Parang iniiwasan ata ni Preston yung mga alt accounts. So mas maganda kung meron kayo yung mga alt accounts, i-grind na ninyo sila kasi hindi kayo makakakuha na huge kung umpisa pa lang yung alt account nyo. At syempre, maa-unlock na rin natin ang auto hatch. So feeling ko libre tong auto hatch na to. Hindi na kailangan bayaran ng Robux. So walang problema dito, Preston. Magre-rebirth ako para sa'yo. No problemo. Gustong-gusto ko yung mga ganyang mga binibigay mo, Tito Preston. Handa ako ibigay sa'yo lahat ng aking mga barya. At ayan na! Rebirth number 2. Meron na tayong clans, auto hatch at yung mga iba pa. Oh my goodness, let's go! So syempre, para mabilis tayo makakapag-grind, i-unlock na natin ang mga secret weapon natin tulad nitong mga prutas na ito. At syempre, ang ating mga coin boost. Actually, nauubos na pala yung mga coin boost ko at saka yung damage booster ko. Pero syempre, i-speedrun na ulit natin to para mapuntahan na natin yung pinakadulo. Kasi feeling ko may kailangan pa tayong i-unlock dun eh. May nakita akong parang dojo dun eh. Parang pwedeng pasukan yung dojo. At speaking of pasukan, pwede pala natin pasukan tong castle na to. Sa pagkakaalam ko, ano ba meron dito? Okay, castle door. At, oh! Meron dito spinny wheel, crystal key, at saka trading plaza. Dito pala yung daan. Oh, tapos, Yujatron! What? Sandali, mga kaibigan. Hindi abot. Kailangan ko pa ng 9. Ay, ito, hindi ko yan isasama. Ano to? Favorite ko to eh. So, dito ko pala magagastos yung tickets. Kasi may mga nakukuha akong tickets eh. So, nakakakuha dito ng mga enchants, mga potion, at saka mga gift bags. Okay, ayos to Tito Preston. Talagang pinagsama-sama mo lahat ng laro sa Roblox, ha? At syempre, meron tayo ditong crystal chest at pwede natin gamitin yung susi na nakukuha natin palagi. Meron pa ata ako isa niyan sa pagkakalam ko ito. Kaso, wala ako nung babang part. Pero meron pa akong dalawa. So, do not worry. Ilang beses natin pwede buksan to? Unlimited? Unlimited na bukas ba to? Oh, so kapag meron pa akong isa, pwede nga tayong mag-roll na mag-roll dyan. Okay, that's nice. Grabe yung bagong laro ni Tito Preston. Napakadami mong pwedeng gawin. Ito yung sinasabi namin sa'yo, Tito Preston, na gawin mo. Ayan, pwede ko na-claim to. Okay, yan. Lagi kong binibisita tong mga to kasi marami ka talaga makukuha rewards. Eh. Oh my goodness. Yan ang gusto ko, Tito Preston. Free to play! So nandito na po ulit tayo sa final area, mga kabarkada. At yung susunod pa po na mga areas ay sa December 9 pa po lalabas. At ang araw po na nagre-record ngayon ako ay December 5. Ibig sabihin, 4 days pa bago mabuksan ulit ang mga panibagong area. At sa pagkakaalam ko, sobrang daming area pa ata mapupuntahan kasi 50 pa lang to. Pero kung makikita nyo dito sa may mismong spawn, eh hanggang ilan ba? Hanggang ilan yun nandito? Hanggang 105. So feeling ko, dahil hindi naman sila totally equivalent ko kasi kung mapapansin nyo, 50 yung areas pero dapat dito yan, di ba? Pero umabot ng 63. So ibig sabihin, itong 105 na to, siguro mga nasa ano yung mga areas dito, mga nasa 99 or siguro mga nasa mga 90 lang. Ibig sabihin, sobrang dami pa pong binabalak ni Tito Preston, mga kabarkada. Pero syempre, natapos na po natin yung pinakaunang release ng Pet Simulator 99. Bagaman hindi ko pa nagagawa yung iba tulad ng mga minigames, yung paghahanap ng shiny relic at yung iba pa, ang mahalaga na unlock ko na lahat ng area. Yun lang naman yung pinaka-goal ko ngayong episode, eh ma-unlock yung buong area para malaman ko kung ano yung mga gagalawan natin at the same time kung ano yung meron sa Pet Simulator 99. At syempre, sobrang dami pa po natin gagawin, mga kabarkada, kasi kung mapapansin ninyo, medyo magastos pala tong pet equip. Kung mapapansin nyo, aabot ng 200k plus 150, 350 plus 150, 500k plus 100, plus 100, 700k. Grabe ka, aabutin ka ng 1 million gems dito at wala naman akong ganun. Oh my goodness, parang mapipilitan ata tayong magbenta ng huge. Pero kasi pag nagbenta ako ng huge ngayon, panigurado mababa pa yung value nito. Dapat papatagalin pa natin para tumaas yung value ng mga to. Pero syempre, kailangan natin ng mga gems. At the same time, kailangan ko rin laruin yung mga minigames sa loob ng Pet Simulator 99. Pero siguro, mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Pet Simulator 99 episode. Kung nag-enjoy ka, mag-subscribe ka na at i-comment mo na yung username mo dyan sa way baba. Dahil bibigyan kita ng huge pet kapag bumukas na po ang gifts method dito sa Pet Simulator 99. Pero yun lang para sa araw at hanggang sa muli. Paalam!